Hi there! Welcome po sa aming apartment dito sa Cronquillan. Ayan. At naku, ayan po, pagbibigyan na po tayo. On camera na siya. Ang aking superstar na asawa, Ka Roger, my love. Hi everybody! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ay! Ang galing mo pa mag-Tagalog. Oo. Walang problema para sa akin. Pulitin mo? Walang? Walang problema para sa akin. Marunong ang Tagalog. Sabihin mo sa kanila, saan tayo magpapasko, darling? Sa Falcon's Nest Hotel. Alright, yan. Okay, what will we eat there? Christmas dinner. What is Christmas dinner yan? Turkey and the rest. Oh, okay. Daming gulay. Maraming gulay. Oh, sige. Okay, thank you, my love. Ang saya ko naman. Sumali si Ka Roger on camera, finally. Ayan, dito naman po ako. Sa aming bagong Christmas tree. Yepy, binili po namin yan. Aba, fresh na fresh po yan. Ang bango, totoong Christmas tree. Hindi po yan plastic. Naku, kung may babalik ko lang. Christmas of 2019. Ang saya namin. Nagpunta kami sa London from the Isle of Man. Tumira kami dun sa magandang apartment ni Alice sa Wandsworth area sa London. Kasama namin ang kanyang tatlong anak na si Hope, si Isabel, at saka si Tom. And then Lucy arrived and spent overnight in Alice's place. And the following day, Christmas Day itself, we opened the gifts in our pajamas. And ang gaganda ng mga gifts for each other, diba? At pagkatapos din nun, nagluto si Alice nung traditional turkey na ang sarap with cranberry sauce and also such garnishings as carrots, Brussels sprouts, and stuffing. Lucy brought 10 types of cheeses, no, and then there were cakes, mince pies, tapos syempre ang dami naming iniinom na champagne, red wine, white wine. Wow. Ah, pagkatapos nun syempre inanto kami, natulog kami. Pagkatapos nun, that went on from 2 to 6 p.m. So after 6 p.m. na-revive kami ng konti, and also we had the traditional games, yeah, mga quizzes, and also we watched a bit of television or telly, as you would say in England. Yes. Tapos ngayon, eto, medyo malungkot kasi magkakahiwalay tayo, imbis na magkakasama ang pamilya, di ba, hindi kami makalipad sa London, ganon. Medyo malungkot, talagang malungkot. Si Robin din, gustong-gusto nila ni John na pumupunta naman sa Pinas for Pasko sa Pinas, di ba? Pero hindi nga magawa, kaya nandun lang sila. Pinaganda lang rin nila, pinaganda ang kanilang Christmas tree. But that's it. As the Queen herself would say, keep calm and carry on. Oh, simple lang ang The Crown. Keep calm and carry on. So let's carry on with however simple our Christmas is. Let's make the most out of it and strive to be happy. And now I will treat you to a very special vlog in Earl's Court in London. Last year din po, during the Christmas season 2019, maisip pa ho ang buho ko. Nagpunta po ako sa isang Pinoy restaurant at kumain ako doon, malalaman niyo mamaya. And I interviewed some very interesting na mga heroic na mga Pinoy nurses in a very famous hamburger chain na free plugging pa yan, ha? At malalaman nyo kung gaano nila kamahal ang kanilang mga pasyente at kung anong ginagawa nila kaya para maging masaya sa Pasko kahit na nagtatrabaho sila on Christmas Day. Panoorin niyo. Ayan po, napaka-dedicated ko. Gabi na, nagva-vlogging-vlogging pa ako. Nandito na po ako sa Earl's Court. Nakarating po ako dito. Nag-train lang po ako kanina mula sa Wandsworth. Kaya tuwan-tuwa ako. Nandito na tayo. Oops! Kamayan. Nasa pool ko na ba? Ayun, Kamayan Restaurant ito. Okay. Andiyan ang sunrise. Halo ba yun? Pasok tayo dito. Wala palang masyadong tao ngayon. Anong oras na ba? Anong oras na po? 4:30 lang pala. Kasi ang dilim na po dito dahil nga. Oo, kahamayan sa Earl's Court po tayo. Oh, cute naman. Ano nga itong mga tinda natin dito? Parang 2
Turo-turo po ang mistake. Wow, Ed, ikaw ba nagluluto? Ako po ang taga-serve. Taga-serve? So ano itong mga ulam natin? Ito po'y munggo. Uy. Ito po'y sinigang na baboy. Yes. Kagaretang baka. Mm-hmm. Pritong bangus. Bicol Express. Yes. Buwan. Tunay na tunay ha. Adobong baboy. Pinoy langgonisa. Uy. At bilo-bilo po. Ay, ang sinasabi mo Pinoy langgonisa. Kapalit po yan. Oo nga. Ito mga ingredients mo kunyari dyan sa dinuguan. Saan nagigay? Dito na rin. Pati yun nga, ano yung ma-order ko? Pansit lang ako kasi hindi pa naman ako masyadong gutom. Ayun! O-order lang ako yung pansit bihon. Bihon. Sarapan mo ha. Ano yon? Chicken or pork? Chicken. Ano nga ulit? 8 pounds po. 8 pounds ha? 8 times 60 po yan. 400. Lumalagap akong 480 pesos yan. Ang mura lang yan sa Pilipinas. Sige. Order ako na isa niya, babayaran ko. Thank you po. Ito na po ang in-order ko na pansit quesado dito sa Kamayan. Kakain na po ako. Ang sarap nito. Alam nyo, nagko-close pala ng maaga dito. Titikman natin kung masarap talaga ang kanyang pansit bihon quesado. Ang dami naman. Sarap nga. Ako, nabusog naman ah. Naubos ko ba? Meron naman natira. Ayan. Pero ang sarap ng pansit bihon quesado. Nakakamit. Ayun na yung mga lalaki doon. Mga Pinoy po lahat. Pero parang may mga American. Ay, mali pala. English accent na rin sila. Ba? Ayan na naman po ang pila ng mga Pinoy dito po sa Jollibee. Woo! Sabi ko nga po kanina, parang hindi naman ako nakarating dito sa Earl's Court. Kung hindi ko i-feature ang Jollibee. Diba? At eto po, magsi-selfie na po ako ng konti para makita niyo naman. Hello kayo dyan. First name na lang. Ano siya ba? Casey. Isa po akong nurse. Stacey. Casey. Casey is a nurse. Aryan is a... Hi, Paolo. Nurse. Nurse. Sila ay, parang kasama ako. Nurse? Nurse kayo lahat. Mm. Lahat kayo nurse. Sige, first name. Lakas mo kong... Nino. Lia. Yes. Ngayon, how was Christmas for you? May nagtatrabaho ba dito ng Pasko? Kami. Nakakaiyak naman kayo. So, anong ninoche buena nyo? Gamot? O kaya, ano ba? Dextrose ba? Pagtulong sa iba. Wow. Ano masasabi nyo dun sa sinasabi nga nila? Mula dito sa England, sa Isle of Man, sobra nilang they look up to the Filipino nurses na napaka-caring and loving nyo daw. Nakaka-proud yes. Naman. Oo. Tinitingin nga tayo ng saka. Yeah, appreciate. Renowned yung care natin. Renowned. Obviously. Ano yung extra mile na ginagawa mo? For instance, ano yung tender loving care mo sa pasyente? Siguro yung kina-understand ko yung pain nila and you go a mile extra to make sure na they are comfortable na aside from na nare-receive nila yung meds na kailangan nila. They also feel at home away from. Ayun. Pero di naman yung minamassage mo ba siya? O baka naman inaalis mo ng kuto? Hindi naman siguro, ano? Iba gumagawa. Okay. Tapos, malungkot kayo pagka, hindi kayo, kunyari Pasko, hindi kayo nasa bahay, di ba? How do you make up for it? The following day, ang Pasko nyo, ngayon ba yun? Oh, yes? After shift. Kayo na doon? Kayo na sa camera? Oh yeah, kasi first time nga po lang din mo na Christmas. First time. How did it feel? Malungkot? Malungkot, pero kasama ko naman yung mga friends yun sa work. Ayun. Kasama kami sa work. Ano yung kinakaroling niyo ba yung mga pasyente niyo doon na foreigners? Anong ginawa niyo? Hindi naman. Anong ginawa? We did treat one patient. At isang patient ay nag-treat kami. Oh, nice. May mga freebies. Kayo pa nagbigay? Yes. Wow. Para siyang need to distribute to all patients. Ito po. Sa hirap po ng vlogging ko ngayon dito sa Earl's Court, ay ititreat ko sarili ko sa isang drink. Okay. Nandito po ako sa magandang pub. Alamin ko ang pangalan mamaya. I'm a vlogger from the Philippines. From Philippines. Yes. Maybe one is Spanish. What do you have again? I have Malbec from Argentina. I have Merlot from South Africa. And I want anything that's Cabernet Sauvignon. No. Cabernet Sauvignon. Malbec, one is Merlot, and the other is Rioja from Spain.
What do you recommend for me? What is Rioja? I'm from Spain. From Spain, okay. Can I taste? No, yeah, taste. Of course. Muy bien. Me. Muchas gracias. Dito po nagwawakas ang ating vlog on Test Tube. Abangan niyo po next week, napakaganda, more exciting vlogs to come this Christmas season. Until next week in Test Tube, bye!